guys, it's Laika and welcome to another video. So before we start, make sure to subscribe on my channel and turn on the notification bell so you will be updated whenever I post new videos every week. Sa video na to ay ibabahagi ko sa inyo ang mga ginagawa kong paghahanda at pag-aaral para sa paparating na exams. And pwede nyo rin to magamit kahit trip nyo lang mag-aral. At sa dulo ng video na to, ibabahagi ko din sa inyo kung papaano ba ako mag-review sa iba-ibang subjects, kung papaano ba ako mag-memorize, mag-aral para sa mga essays, mag-aral ng subject na math, at yon, abangan yung lahat yan maya-maya lang. At magsimula na tayo. Number one is make a schedule. Importante na gawin ito bago magsimula para alam na agad natin kung ano ba yung mga gagawin and nakaset na rin yung goals natin. Ganito ko ginagawa yung schedule ko. Simple lang siya, sinusulat ko muna yung pagkakasunod-sunod ng mga subjects na gusto kong aralin. Inuuna ko yung madadaling subjects at huli naman yung mahihirap para hindi agad ako may stress and masisave pa yung energy ko. Ang sunod naman ay chine-check ko na yung modules ko para tingnan yung mga lessons na dapat kong aralin and sinusulat ko siya sa tapat ng mga subjects. Huli, nilalagay ko kung memorization, read, or understanding, and analyzation. Memorization, kung kailangan ko bang magsaulo para sa subject na yun, kung marami ba siyang enumeration, saulation, ano daw yun. And yon nilalagay ko siya sa gilid. And analyzation naman, para to sa mga subjects tulad ng math, science, AP, ayan, yung may mga solving problems, and yung read or understanding, para naman to sa mga subjects na expected na magbibigay ng essay tulad ng CL or Christian Living. Number 2 is take notes and gather information. Ako, hindi ko na sa pag... Okay guys, so lumipat ako ng pwesto dahil nga nag-brown out. Hi, ang galing. And proceed na tayo sa pangalawang step na ginagawa ko. So, medyo maingay pala dito kasi nasa labas ako. Number 2 is take notes and gather information. Medyo nagbago na ako pagdating sa pag-notes, pagsusulat ng notes. Hindi na ako nagpo-focus sa design ng notes and basta lang may mausulat ako. Mas nagpo-focus na ako sa mga informations na kailangan ko talaga. May ilang subjects lang ako na kailangan ko talaga na magsulat ng notes. Mga subjects na yon ay AP, Science, Math, and Caregiving. Sa AP, kaya nagno-notes ako is dahil meron din siyang solving. Ganon din sa Science and sa Math. Caregiving naman is wala akong book noon. And marami siyang memorization, so kailangan ko talaga na magkaroon ng notes para makasaulo ako. So, ang ginagawa ko is nagpapatulong ako sa kaklase ko. Nagpapasend ako sa kanya ng mga pages ng lesson sa book. And then, magno-notes. And then, kukopyahin ko na lang. Pero yung kukunin ko lang is yung important lang. Yung words, keywords lang. Ganon. Pagdating naman sa mga modules. May mga modules kasi na meron ng lessons na kasama or explanations. Pwede naman na hindi na mag-notes and i-highlight na lang yung mga important informations na kailangan. And kapag magre-review is babasahin mo na lang yung may mga highlights dun sa modules. Ano nga ba kung mag-review ng mga subjects? So, unahin natin yung subjects na puro memorization. Yung expected mo na pag nag-exam may mga ano dyan, may mga tanong, ano bang tawag doon? Analyzation, eye chart, identification. So, ito yung mga subjects na caregiving, MAPE, history. So, nakatulong sa akin mag-memorize ay yung notes. And tulad ng sabi ko kanina,
hindi ko sinusulat lahat. So, kinukuha ko lang yung keywords and yung sagot. Minsan, hina-highlight ko lang sa book and diretso basa and memorize na. Ganito pala akong mag-memorize. Ano? Washer dissolves water-soluble oils. Dissolves water-soluble oils. Washer. The subjects naman tulad ng ECL, madalas essay yung mga ibinibigay dito. Hindi naman natin pwede sauluhin yung sagot dahil hindi naman natin alam yung tanong. Kaya, best way para mag-aral at makapaghanda para sa mga essay ay magbasa and unawain yung lessons. Madalas, di ba, pag nagbabasa tayo, may mga naiiwan na information and pati yung picture ng book naiiwan sa ating utak. Kaya pagdating na ng mga exams, ganun, matatandaan mo kung anong page ba yung binuklat mo. Sa taas ba yun o sa baba? Di ba, may mga ganun. So, maganda talaga na magbasa tayo. Last ay yung mga subject na puro solving problems tulad ng math, science, AP. Dati may yung TLE namin may ganun eh, may solving. And hindi ako expert pagdating sa ganito dahil I'm really bad at solving problems. Pero ito yung mga nakatulong sa akin. Una ay inuunawa ko muna yung video, yung lesson, yung discussion ng teacher. And habang nagdi-discuss sila is nagsusulat ako, sinusulat ko yung formula and yung mga examples. So, yun yung mahalagang isulat. Para, so yung examples, para pag magre-review pa na, pwede mo siyang balikan. Oras ng pagre-review, hindi pwedeng basahin lang natin. Kailangan pa rin natin mag-practice. So, kailangan natin gumawa ng practice questions. Pwede nating i-solve ulit yung problems dun sa examples. Pwede tayong tumingin sa book ng mga bago examples and i-solve natin kung kaya natin. And try lang ng try, guys. Since modular nga tayo, no, yung mga discussion nasa video na lang. Pero kung walang video na ibinibigay sa inyo, pwede naman kayo mag-search sa YouTube. And madaming tutorial doon. And if wala talaga, ano, kung wala talagang video, wala talagang makuhaan, and wala ring lesson sa, or hindi nyo maintindihan yung lesson sa modules, may na lang kayo ng help sa nakatanda or sa teacher nyo. And para sa akin, mahirap talaga intindihin yung mga ganitong subjects. Yung nakasulat lang yung process and then babasahin lang natin, dun na natin siya intindihin. So, mas maganda na meron sanang mag-e-explain mismo or mag-discuss para mas madaling maintindihan. So, para sa akin lang naman yun. Alam ko na mahirap ang klase ng pag-aaral ngayon, lalo na para sa mga ibang estudyante na kulang talaga sa materials or kulang sa wifi, sa internet. Eh, gusto ko lang sabihin na huwag muna tayo mag-focus masyado sa pagkuha ng mataas na grades. No? Huwag muna tayo focus sa mga grades. Basta ginawa mo yung best mo and kaya mo, okay na yun. Pero, kung goal mo talaga is makakuha ng mataas na grades na yan, okay din yun. Basta alam mo sa sarili mo na hindi mo pinipressure at hindi mo pinipilit ang sarili mo. Ano, kasi nakaka-stress yun. Basta alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo at kaya mo. Hindi mo pinagbayaan yung pag-aaral mo. Hindi ginamit mo ng tama ang oras mo. Okay na yun. Ayos na yun. Huwag natin i-pressure yung sarili natin para lang makakuha ng magandang grades. Hindi na natin kaya, huwag na natin ipilit. Hindi ko sinasabing huwag niyong pagbutihin yung pag-aaral niyo. Sinasabi ko lang, gawin niyo lang yung best at kaya niyo. Okay? Palagi kong pinapaalala sa sarili ko. Kung may matututunan man ako sa subject na aralin ko, sana, bukod sa lessons na galing sa book, ay lesson din sa buhay. Do your best, learn and apply. Yun lang para sa video na to. Sana natulungan ko kayo sa gamit ang pagbabahagi ng sarili kong karanasan. And yun lang. See you in my next video. Bye!